Balas! Narito na kayo sa areyang ito. Sinasuggest ko na pumunta muna kayo doon sa BIR Form 1701Q Permanent File Part 1. Ito kasi yung Permanent File Part 2. Ito po siya, sir, ma'am, bossing. Ayan, nakita niyan. Part 2, background information on spouse. Doon daw sa asawa. Pag sinabing spouse, asawa. Asawang lalaki, asawang babae. Ano, sir, ang ibig sabihin ng asawa? Ibig sabihin, kinasal sila at yung kasal nila ay nakarehistro sa, sulat ko, Philippine Statistic Authority o Civil Registry ng LGU. Ayan. Yun ho yung asawa. Yung mistress, hindi ho asawa yon. Okay? Ano ba yung sa ibang ano? Yung kaliwa. Yung asawa, yung nangangaliwa, hindi ho asawa yon, ha? Whether babae o lalaki, hindi ko alam ba paano sa tawag sa lalaki. Sa babae ata, mistress. O mistress, mistroso, mistrosa. O. As tungkol sa asawa ho ang part 2, mga bossing. Ayan. Ano gagawin natin dyan? Mr. Maestro, ito tuturo ko sa inyo, ha? Spouse teen. Ako, meron akong misis, nagtatrabaho siya, empleyado siya. Meron naman kayo, may asawa kayo, ang asawa nyo ay empleyado rin ng isang kumpanya o empleyada ng isang kumpanya or may negosyo. May negosyo ko, may negosyo yung misis ko. Ganon. Yung kung babae naman, may negosyo yung mister nyo. Ito po yung ilalagay nyo. Number 17. Spouse TIN. Hindi ko po lalagyan. Ano ilalagay ko? X. RDO code, X. Number 19, filer spouse, wala akong ilalagay. Ilalagay ko, NA. Sir, saan ko ilalagay yung NA? Doon. Dito. Ah, dito pala sa harapan. File spouse, ayan, nakikita nyo yan, lalapit ko. Dito nyo ilalagay yung NA. Yan, bago mag-single proprietor. NA. ATC, o lagyan nyo ng NA doon. No? Actually, wag lang NA, lagay nyo not applicable. Ayan, lalagay nyo not applicable. Spouse name, ayan. Spouse name, ano ilalagay mo? Ilagay mo yung pangalan ng asawa mo, di ba? Tulad ko, sa number 21, ang uunahin daw, last name, first name, middle name. Okay, maestro. Ayan. Pagkatapos ng maestro, sir, maglalagay ba kami ng, mag-iwan kami ng space? Bawat isang letter ng maestro, yaan, nakikita niyo ba yan? Yan. Bawat isa niya, dyan nyo ilalagay yung M, A, ganun. Ha? M dito, A doon, hindi nyo pagsasamahin sa isang block. Isang space yung MA. Yung M, isang space. Yung A, isang space. So, maestro. Pagkatapos ng maestro, mag-iwan kayo ng isang space. Tapos susunod nyo, pangalan ng misis ko, Marites. Space again. Lalagay ako ng space. Susunod ko, Soliben. Ayan. Yan. So, kompleto na pangalan ng misis ko. So, nalagay ko doon. Citizenship. O, siyempre, 22. Lalagay ko, Pilipina. Siyempre, Pilipina. Eh, babae misis ko eh. Hindi siya pwedeng Pilipino. Pilipina. Okay.
Tapos 23, foreign, lalagay nyo is not applicable. NA, dun sa dalawang nauunang space. Ayan, NA. Tapos number 24, EX ninyo yung no. Okay. And sa 25, ha? Lagay ninyo sa 25, not applicable. Doon sa taas ng graduated. Nakita nyo yung graduated rates? O ilagay nyo dyan, NA or pwede nyo isulat, not applicable. Ganito po, sir. Bakit, sir? Alam naman natin ang misis nyo, misis ko, misis nila, etc., etc. O asawa ko, asawa niya, asawa nila. Eh, may trabaho, empleyado, or may sariling negosyo bukod sa negosyo ng asawa. Bakit hindi natin ilalagay yung totoo? Bakit di natin ilalagay yung kung ano ang dapat ilagay? Ganito po kasi yan. Pag inilagay nyo, kayo pumili sa misis nyo, kasi may mga choices eh. Ine-encroach nyo yung right ng misis nyo na mamili sa sarili niya. Bawal ho sa batas yun, hindi porket asawa mo, pipilitin mo yung gusto mo na gustuhin din niya. Mali po yun. Okay? Pabayaan po niya, pabayaan po ninyo na siya po ang magdetermine. Bilang tax consultant po o tax specialista, hindi ko po nire-recommenda na magkaroon ng joint. Ibig sabihin ng joint, magkasama, di ba? Magkasama na nga kayo sa bahay, araw-araw, pati pa sa pagpapile ng tax return, magkasama pa kayong mag-asama. Hindi ho dapat. Hindi dapat. At yan po ay karapatan nyo na mag-file kayo separately. Explain ko sa inyo. Kasi kung magpapile kayo jointly at isa sa inyo ang nandaya sa tax at hindi alam ng asawa o yung kabilang, yung better half, na nandaya yung better half niya, better half husband, better half wife, nandaya yung better half wife, yung better half husband, hindi niya alam na nandaya ng tax yung better half wife niya. Since joint filing ito at joint signature nila ang nandito, makukulong din po yung better husband. Kawawa ho yung mga anak. Kawawa yung mga empleyado ng negosyo kasi magsasara yung negosyo. Hindi lang ho yung negosyo ng asawa na babae, hindi yung negosyo ng asawa na lalaki pag nakulong sila parehas. So, hindi ko ho nire-recommenda. At Diyos ko po, mga ka-tax, wag na wag ho kayong mag-joint filing, kayong mag-asawa. Yan po ay libreng serbisyo ko po sa inyo. Hindi porket lahat ng nakasulat dito ay susundin nyo. May karapatan po kayo sa batas. Siyempre, gusto ng BIR, mahuli kayong dalawa. Eh, ba't kayo pahuhuling dalawa? Kung pwedeng isa, di isa lang. Pero wag ho kayong gumawa ng masama. Hanggat maaari, sumunod ho tayo sa tax code. So, kaya hindi ho natin, di tayo namimili para sa ating mga asawa, kundi pabayaan natin silang mag-file ng sarili nila. Huwag natin silang isama sa 1701Q natin. Kaya ang part 2, ganyan lang po ang nakasulat. Okay? Ganyan lang po. Huwag niyo na pong dagdagan. The more na magdadagdag kayo ng information, the more na magkakaroon ho kayo ng obligation to defend na yung iyong information nilagay dyan ay true, correct, and complete. Huwag po ninyong kalimutan na bumili ng aking mga libro. I-like, i-share ang aking Facebook account at ang YouTube account ko. Kita tayo ulit, ah.